Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Kung kayo po ay nakatanggap ng imbitasyon para sa mensaheng ito, hallelujah, hindi po ako ang nag-i-invite o sino man sa mga kapatid namin ang nag-i-invite sa inyo. Ang nag-i-invite sa atin ay mismong ang Panginoon. Ang Panginoon. Hallelujah. Ang Panginoon mismo ang nangungusap at ang Panginoon mismo ang siyang magpapaliwanag sa inyo ng kanyang mensahe sa araw na ito. Hallelujah. Praise God. So, we are blessed to hear the word of God at sa osa chapter 9 ng Romans, oh God. Ng Romans ay it's all about God's sovereign. O yung tinatawag nating sovereignty of God at isa dito yung tinatawag na sovereignly chosen, that all Christians are sovereignly chosen, hindi na impluensya ng Panginoon. Si Lord mismo ang nagdesisyon, ang pumili. And here sa mensaheng ito makikita nyo that many are called but few are chosen. Lahat tayo tinawag. Pero iilan lang ang chosen. Lahat tayo tinawag. Pero iilan lang ang pinili. What is the difference between the called and the chosen? No? So, sabi nga, tinawag tayo ni Lord. Yes, invitation must be given to us. Lahat tayo inimbitahan conducted the Lord and Savior. But take note na ang lahat ay hindi nagsisimula at nagtatapos sa pagtanggap sa Panginoon. Yan ang tinuturo ng Romans chapter 9. People are satisfied when somebody told them, you are saved na, nasa langit na ang pangalay. No, ligtas na pala ako eh. I can do everything. Para pag dumating ang time, pag akit ko sa langit, nagsawa na ako sa mga bagay sa mundong ito. Hindi po ganyan. Hallelujah. Maraming tao na mamali ng pagpaunawa. Kasalanan na rin ng mga anak ng Diyos na nagbibigay diin sa kaligtasan. Hallelujah. We all know that the way to salvation is God. But sana maintindihan natin, not only God wants us to be saved, but God also wants us to serve. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po. To serve. We are called to be a blessing. Yung kaligtasan natin, hallelujah, kasama yun, package yun. Pero hindi ibig sabihin, it ends with salvation. Hindi porke ligtas ka na, malaya ka na sa lahat ng bagay. No. Malaya ka na sa lahat ng bagay. No. Hallelujah. God called you for a specific purpose. So, dito, medyo malungkot na masama ang loob. Hindi yung masama ang loob na sabi nga natin, ang tao hindi masamang magalit, wag lang magkasala. Ang tao hindi masamang magalit, wag lang magkasala. Okay? So mga kapatid, hallelujah. Sabi, type nyo nga dyan, pwede ka magalit, wag ka lang magkasala. So, give in to you. Sabi nga, hindi ko sinabing mag-give in ka. Hayaan mo mag-express ka ng galit. At wag na wag ka magkakasala by saying, curses, sumpa. Okay? So, sabi niya dito, sabi ni Pablo, hallelujah, saksi ko si Kristo, nakatotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling, saksi ko rin ng Espiritu Santo na malinis. Sabi ko lang tingin, sabi si Pablo, hindi nagsisinungaling. No, ang sinasabi niya ay tungkol sa mensahe niya ngayon. Sa mensahe niya ibibigay niya ngayon. Ano ang mensahe niya? Ang sabi dito, matindi ang aking kalungkutan. At di mapawi ang pagdaramdam ng puso. Nakita niyo, sabihin niyo, matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso. Napakatindi ng emotion. Bakit kaya nasabi ni Pablo ang bagay na ito? Ang bagay na ito. Ano kaya ang dahilan. Ang sabi dito, hallelujah, tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan, ano ba't mamatamisin kung ako'y sumpain at mawalay kay Kristo? Alang-alang, saksakan. He is very disappointed.
ang Israel na pinili ng Diyos ngayon, the holy nation, the holy people whom God called His chosen people, His family. Hallelujah, in the Old Testament, are different people. Kung sino pa yung are different people. Kung sino pa yung, kung saan pa isinilang ang Panginoon, nandoon maraming hindi tumanggap at nananalig sa Panginoon. Hindi nila kinilala si Jesus Christ. Kung saan pa naroroon ang salita ng Diyos, ay andun ang pagsuway ng mga Israelita. So, yun ang iniisip ni Pablo. At sabi nga niya, kung pepede na yung kamatayan niya at yung pagsumpa sa kanya, sumpa ay kamatayan, no, mamatay na, no? Basta lang maligtas sila. Kung kinakailangan ialay ko sarili ko, basta maligtas sila. Manumbalik sila sa Diyos. Katulad yan ng sinabi ni Moses, ni Yahweh. No, sabi ng sumunod na talata, pinakikiusap ko po, Exodus 32:32, pinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi nyo sila mapatatawad, buray na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan. So nakita niyo yung similarity ng dalawa. Si Moses na ilang libong taon nakakaraan, and then si Pablo, at nung oras na yun, ito nakita nyo, hallelujah, no? Would they have the same feeling? Baka pati sila maintindihan nyo, when God called Israel, they are not perfect. And they are not fully obedient. Bakit sa dami ng bansa, but Israel? At nakakalungkot na bakit ang Israel na salita ng Diyos ay hindi naniniwala sa katotohanan patungkol kay Kristo. Hallelujah. Did God make a mistake in choosing people? Pag nagkasala ka ba, nagkamali ba ang Diyos sa iyo? Nalala ko sinabi, mahiya kayo, nakasisira kayo sa Panginoon. Sa halip na papurihan ng Panginoon, nagiging kahiyan ng Panginoon dahil sa gawa ninyo. So, yan ang nasa isip natin. Yan ang nasa isip ng mga Kristiyano kapag meron silang nakikita mga Kristiyano hindi namumuhay ng tama. But the biggest question is this, did God make a mistake in choosing people? The truth is, hindi. Hindi siya nagkamali. Kaya nga nung nakaraan, yung message natin about more than conquerors, there is no accident. Everything is planned. Everything is about God's plan. Kaya nga mga kapatid, when God chooses people, He chose them because He chose them. No? Walang nag-influence sa Kanya. Walang nag-utos sa Kanya. Pinili niya tayo dahil pinili niya tayo. Many are called. So, ibig sabihin, when He called Abraham, He specifically called Abraham, not his family. And then mula doon makikita natin, no? He gave us so many things. Ito sabi ni Pablo, maraming ibinigay ang Diyos sa Israel. Marami, katulad din nating mga anak ng Diyos sa tumanggap ngayon sa Panginoon. Ang dami nating pribilehiyo na galing sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga ng Romans chapter 9 verse 4, sila'y mga Israelita, tinuring ng Diyos ng mga anak niya, nakita nila ang maliwanag at tanda na tama nila. They have seen the miracles, they have seen the death and the resurrection of Jesus Christ, no? So nasa kanila, nasa lipi nila. Hallelujah. Katulad din natin na mga anak ng Diyos, we have the best message, we have the best instruction, and we have the sa kanila rin binigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba at ang mga pangako. At sabi dito, verse 5, sila'y nagmula sa mga patriarka, anak ni Abraham, anak ni Isaac, anak ni Jacob, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo nang siya'y maging tao. Diyos nakatang Kristo nang siya'y maging tao.
Diyos na kataas-taasan, ang tinutukoy dito ay si Kristo na pinapupurihan magpakailanman. Ulitin ko, si Kristo ay Diyos na kataas-taasan na pinapupurihan magpakailanman. What is the basis of God's you chosen me, Lord? Why don't you ask God, bakit mo ako pinili, Panginoon? Hallelujah. We have nothing. Hindi dahil mabait ka. Alam niyo po yung mga pelikula na pag ang tao mabait, hallelujah, pinagpapala. Ay, hindi po, sa school, bawal ang mabait. Bawal ang mabait. Ano ibig sabihin, Pastor? Ayaw sumagulundi. Kasi ang taong mabait, walang ginagawa, nakaupo, tahimik, hindi maingay, hindi nanggugulo. Kapatid, nagpunta tayo sa school para matuto, hindi para tumahimik. Para may mapulot, hindi para manahimik. So ang magaling ang mabulot, hindi para manahimik. So ang magaling ang magaling ang mas pinipili namin kaysa sa mabait. Parang ano na lang consolation, best in character. Most quiet. No. Ano na lang no. Ano na lang 'yun, pero hindi ka pumunta sa school para tumanggap ng best in attendance and best in the most behaved person, no? Sapagkat mahalaga pa rin yung matutunan mo. So, why is it that people have blessed na blessed ka sa isang message, tapos makikita mo yung ibang tao, hindi sila nabibless. Parang blanco, parang walang, hindi ko sinasabi maging judgmental. That people have different response to the word of God. Kayo, sino po yung nakakaalala sa inyo ng message sa Sunday? Sino pa yung sumisigaw pa yung mensahe nung Sunday? Okay? So, hallelujah. Kung yan ay nananatili sa iyo, ibig sabihin, God is reminding you to obey them. Hallelujah. Pero, that is true. Am I a mistake? If I committed sin, am I a failed? Am I failed God? Ibig sabihin, am I a failure? Pag nagkasala ako, no, kapatid. No. Sapagkat hindi ka pinili ng Diyos sa time na mabait ka, pinili ka ng Diyos before anything else. Before na may isilang ka sa mundong ito. Sabi nga dito, Galatians 5:4, the opposite, ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ay napaiwalay na kay Kristo at wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Hello? Wala ng karapatan sa habag ng Diyos. Hello? Ibig sabihin, sa biglang tingin, tama, pero hindi. Ang nagsisikap na maging matuwid sa paningin ng Diyos sa pamagitan ng pagtupad ng ng kautusan ay napaiwalay na kay Kristo at wala ng Diyos. Kapag tayo ba'y naging tapat sa Diyos, madaragdagan ang kapangyarihan ng Diyos? Pag tayo ba'y naging tapat sa Panginoon, ay lalong magiging hallelujah, powerful ang Diyos natin? No. Wala. Kapag maraming nananalangin sa isang particular na Diyos, mas malakas ang kanyang power. No. God is God, with or without people. God is God, even without me or you. God will remain God. Kaya if you decided na tumalikod at huwag sumunod, hindi ka kawalan sa Diyos. Ikaw ang nawalan. Ikaw ang nawalan kung tinalikuran mo ang Diyos. Hallelujah. Praise God for that. Tatalikuran mo ba ang Panginoon? Sa tingin niyo po, mga kapatid, kayo ba'y magiging niyo po, mga kapatid? Kayo ba'y magiging tapat? O kayo ay tatalikod sa Diyos? Sagutin niyo naman ako sa pamagitan ng inyo sa comment section. Susunod ka ba o tatalikod? Magpapasakop ka ba? O yung sinasabi ng song, no turning back, no turning back. Isulat niyo dyan sa inyong comment section. Libre ho yan. Ang load hindi. Hallelujah. So praise the Lord. Romans 9:6. Hindi ito nangangalugang nabigo ang salita ng Diyos sa Israel. Sapagkat hindi lahat na nagmula sa Israel ay kabilang
sa bayang hilirang, niya. Dito na pinaliwanag ni Pablo. Hallelujah. So, binibigyan lang niya ng pansin. Do, anto ng kanyang disappointment, anto ng kanyang burden, but still, yung sinasabi, nagkamali ba ang Diyos? Hindi nagkakamali ang Diyos. Pag may nagsabi sa inyong pastor na ang Biblia ay may mali, hindi nagkakamali yung pastor na yon. Dahil parang niya sinabi na ang may likha ng Biblia, ang Diyos ay nagkakamali. Mga kapatid, huwag kayo maniwala sa pastor na nagsasabi na ang salita ng Biblia ay merong mali. Hindi perfect. Kapatid, hallelujah. Siya ang nagkakamali. No? Para sabi nga natin, the Word of God is, sabi nga natin, reliable, inerrant, ibig sabihin, no error, no mistake. But I tell you, hallelujah, ang masakit kasi, lang niya, huwag tayong maniwala sa Bible lang. Maniwala kayo sa pastor. No, mali yun. We are only servant, messenger of God. No, praise God for that. So, ang dami nating bagay na namimiss. Tingnan natin, is it really God called everyone? Is it really God called everyone or God chosen everyone? Dito natin makita who are the called and who are the chosen. Of all people, pinili ng Diyos si Abraham. Sa maraming tao, sa family niya, pinili ng Diyos si Abraham. Ilang ba anak ni Abraham? Marami yung anak si Abraham. Hindi lamang po, hallelujah, isa o dalawa, no? Sa mga anak ni Abraham, of all the children of Abraham, he chose Isaac. Specifically, of all the children of Isaac, maraming anak. Marami anak si Abraham, may hindi lang isa anak ni Isaac, hallelujah, but he chose Jacob, kay Esau, hallelujah. Praise God for that, no? So nakita nyo, many are called, the invitation is open, but God chose specific. Abraham, and in Abraham, Isaac, and in Isaac, Jacob. So, hindi nagkamali ang Diyos when he called Israel because he did not call all Israelite. Hindi lang nila niya pinili lahat, kundi specifically may mga tao siya tinawag. Kapatid, I am so chosen by God. Hallelujah. So, i-type niya nga sa ating ano, sa ating comment section. Hallelujah. We are sovereignly chosen. We are sovereignly chosen. Tayo'y pinili ng Diyos. Hallelujah. Walang nag-influence sa Kanya. His decision, His purpose, His calling, His chosen people. Wala nang iba, mga kapatid. Hallelujah for that. Hallelujah for that. Wonderful truth. Ulitin ko, of all people, He choose. Chose Abraham. Of all the children of Abraham, he chose Isaac. Of all the children of Isaac, he chose Jacob. Hallelujah. Romans 9:7. Hindi rin binibilang na anak ni Abraham ang lahat na nagmula sa kanya. Ito ang sinabi ng Diyos. Ang magmumula lamang kay Isaac ang ibibilang na lahi mo. So very distinct. May anak niya si Ismael, no, mula sa alipin, pero ang pinili ng Diyos ay si Isaac, ang panganay ni Abraham. Next, sabi nga in Genesis 25:1, this is the truth, bukod kay Sarah, naging asawa rin ni Abraham si Keturah. Verse 2, ang mga anak niya rito ay sina Simram, Joksan, Medan, Madian, Isbak, at Suwa. So ito yung mga anak rin ni Abraham. Pero sa dami ng mga anak ni Abraham, ang pinili niya is Isaac. So kay Isaac, pinamana ni Abraham
ang lahat niyang nakita niyo. At sa ibang anak, ano nangyari? Genesis 25 verse 6, ngunit bago siya namatay, pinagbibigyanan niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain, sa dakong silangan, para malayo kay Isaac. So, ibig sabihin, nakita niyo kung paano niya at si Isaac ay inilagay sa specific place. Sabi nga natin, it happens because of God's will. So kapatid, hallelujah, Romans 9:8, hindi tayo pinili dahil sa laman. Hindi dahil anak ka ng tatay mo, anak ka ng magulang mo. Pinili ka because you, anak ka ng magulang mo. Pinili ka because you belong to the children of the promise. Ito'y nangangahulugang hindi lahat ng anak ni Abraham ay ibibilang na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang ayon sa pangako ng Diyos ang ibibilang na lahi niya. So, in children of the flesh, we become the children of promise. Hallelujah. Wala tayong linyan sa lahi ni Abraham, pero meron tayong linya sa pananampalataya sa Diyos. Romans 8:9, sapagkat ganito ang pangako, babalik ako sa 100 taon sa ganito rin panahon at magkakaanak ng isang lalaki si Sarah. Specifically, we are talking about Isaac. 10. Ngunit hindi lamang yun, lalo pang naging maliwanag ito sa nangyari sa dalawang anak ni Rebecca, asawa ni Isaac. Okay? So, specifically, si Esau at si Jacob. Si Esau ang panganay na dapat siya ang bigyan ng blessing, pero ang blessing ay binigay hindi kay Esau, kundi kay Jacob. Hallelujah. The sovereignty of God. Ginawa niya yun. Out of his motive, his desire, ipinakilala ng Diyos ang pagpili niya ay ayon sa kanyang sariling panukala at hindi batay sa gawa ng tao. Sapagkat bago pa pinanganak ang mga bata, si Esau at si Jacob, at bago pa sinabi ng verse 12, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakatatanda, si Esau sa kapatid na nakababata, si Jacob. Praise God for that. Sipin mo, pinili ka ng Diyos. We are called, but you are chosen. Praise the Lord faithfully sa daily devotion na ito. You belong to the chosen. At yung mga tao na walang planong makinig sa salitang ito ng Diyos, sa kabila na araw-araw itinideliver to, therefore, they're invited. Because, sabi nga ng Panginoon Jesucristo, marami pa siyang tupa. At paano manalaman natin ang tupa ng Panginoon kapag sila'y nakikinig sa salita ng Diyos? Hallelujah. Tayo po ba'y lingkod ng Panginoon? Aba, isulat mo dyan that you love the Word of God, that I love to hear, just love to hear the promises of God, everything about God, everything about the Scripture. Amen. Palakpan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga sabi dito, ayon sa nasusulat, minahal ko si Jacob at kinapuutan ko si Esau. Makatarungan ba ang Panginoon si Jacob at kinapuutan ko si Esau? Makatarungan ba ang Panginoon? Siyempre, bakit hindi niya minahal si Esau? Mga kapatid, hallelujah, pinili niya si Jacob dahil pinili niya si Jacob. Pero ang kapahamakan ng tao ay hindi ayon sa pagkapili ng Diyos, kundi sa desisyon niya. Sabi ng Hebrews 12:16, isang reason ba't hindi pinili si Esau, pag-ingatan nyo na huwag makiapit ang sino man sa inyo o magpawalang halaga sa mga bagay na espiritual tulad ni Esau. Pinagpalit niya sa isang pinggam ng karapatan bilang panganay. And without faith, it is impossible to please God. For whoever would draw near to God must believe that he would diligently seek Him. Mga kapatid, John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father
in my name, give it to you. Amen po ba? Ulitin natin, John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you, and you, that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, He may give it to you. Amen. Ask the Father in my name, He may give it to you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Romans chapter 9 verse 14, kung gayon, masasabi ba natin hindi makatarungan ng Diyos? Hindi. Makatarungan ang Diyos. Hallelujah. Romans 9:11, balikan natin, though they were not yet born, had not done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of words, but because of Him who calls. Kaya kapatid, pinili tayo ni Lord. You are chosen by God. Pinili ka ng Diyos. Dahil pinili ka niya. Out of all people, katulad ni Abraham, katulad ni Isaac, katulad ni Jacob. Hindi sa mabuting gawa, hindi sa ano pamambagay. Bago pa tayo isinilang, pinili na tayo ng Diyos. Pinili ka ba ng Panginoon? Why don't i-comment mo that the Lord chose me, pinili ako ng Diyos. Of all the people whom He called, He chose me. Araw-araw, ang nag-aantay ng Kanyang salita ay ang mga taong Kanyang pinili. Minang daily devotion sa FB, sa YouTube. Hindi ako nagtataka, bawat church may daily devotion na ngayon. Because, hallelujah, marami tinawag, pero konti lang ang pinili talaga. Ang pinili talaga. Hallelujah. Kanino kampani? Sa mga invited? Invited lang? O sa mga chosen people of the Lord? Kaya nga ating gawain yung prayer for the family. Because the application of being sons of God, daughters of God, is our ability to pray through the Holy Spirit. When your prayer is answered, it's because the Holy Spirit help you pray. Hindi sa sarili nating salita. Hindi sa ating sariling gawa. Is God faithful? Is God, did God give justice to Jacob? Did He despise Esau nang walang dahilan? No. God is omniscient. He knows everything. He knows the present, the past, you and me. Bago ka pa sinilang, bago ka pa lumitaw sa mundong ito, bago ka pa gumawa ng mabuti at masama, pinili ka na ng Diyos. So be grateful. Hallelujah. Kapag alam mo, no, sabi ko minsan, na bunga ng edukasyon, kapag may natutunan ng tao, ang bunga nito ay hindi kayabangan, kundi pagpapakumbaba. So by learning today, this will not bring us pride. Ay pagmamalaki natin, baka sabihin nyo kayo na ang tutuldok, lalagda sa kaligtasan ng mundo. No. Hindi nagtuturo ang kaalaman ng Diyos ng kayabangan. Pero sa atin, ang bunga ng karunungan ng Diyos ay pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba, humility. Why? God gave us so much in spite of our inability to become faithful to Him. So, ubos biyaya ang sa Lord. Samantalang sa atin, pa isa-isa lang. Hallelujah.
Kapatid, this will be the first part. And I pray this will be the first part. And I pray that tomorrow, andito uli kayo. Salamat po sa umagang ito. Hallelujah. Praise God. As please stay for a little while as we'll be reminded. Deuteronomy 20.